Mas Pogi. Sebagai. Hey, what's up guys? This is me again, Mark Aquino here. Panibagong content na naman po tayo. Panibagong video react. Ngayong gabi ito. So, bago ang lahat. Ano bang mas okay, mas cool? Yung buhas ng ganito o yung sarado? Ganyan. So, mas okay pag ganito eh. Pero di ako masasakal. Yan. Yun. Kailangan natin magpapogi. Alam niya na. Para pogi tayo sa my viewers. So, ang i-react natin ngayon ay yung bagong music video ng X Battalion. Yung yearly. Okay? Taon-taon. So, nagustuhan ko siyang i-react kasi yung pagkakagawa ng music video tulad ng ilaw. Yan. So, humahilig din kasi ako sa ilaw. The more kasi na mas maganda yung ilaw mo, mas maganda yung pagkakasetup, mas maganda yung kalalabasan ng music video mo. So, disclaimer lamang po mga kaibigan, no? Ang pagre-react ko dito sa music video na to is more in shot naman po tayo. Magre-react tayo dun sa bawat shot na ginawa o sa mga effects na mga ginawa. Yun po yung i-react natin. Let's go, samahan nyo ako. Oops, saglit. So bago ako magre-react, no? Nung pinanood ko yung music video na to, so medyo umandar yung idea ko. Gumawa ako ng isang sample. Siguro 16 seconds lang yung video. So, gumawa ako ng sarili kong, yung sa akin lang eh, kung ano yung makakaya ko sa green screen. So ito, panoorin nyo. Yan. So hindi naman siya gayang-gaya pero pwede na. Pwede nang pagtiisan. So, let's go. Intro. Oops. Simula pa lang yung T-card. Yung title, itong title card. Tawag doon T-card. Mangas yung mangas. So, isa sa mga nagpaganda rito, yung camera na ginamit. So, alam ko yung camera nito red. Yung red camera. Naka 4K siya. Kaya pag pinanood mo siya, dapat piliin mo yung resolution na 4K para mas ma-appreciate mo yung linaw niya. Yung ganda niya. So, go! Directed by Titus C. Medyo mahaba-haba ito. 8 minutes yung music video. Tapos, sabayan pa natin ng react. Siguro, mga 16 or 19 minutes siguro to. So, compress ko na lang. Kada taon may bagong rasyon, kahit nagbabakasyon. Kada taon umaro-mano umulan sa amin na babanahon. Kada taon. Ito. Ang lakas mga classic ng ano na to. Ng clip na to. Tingin ko hindi to green screen. Talagang sinadya yan. Na sinetup na ganyan eh. Tingin ko lang ah. Umaangat kahit hindi tumalon. Kada bagong taon, kada taon lamon, hindi yung nagkataon. Dapat ramdam nyo na hanggang ngayon maririnig mo pa rin sa lahat ng istasyon. Hanggang ngayon sa mga telebisyon marami. So, isa pa sa napansin ko na, yung ilaw na to na tumatama mismo kay Flo G, sinadya yan. Kasi ang lakas makadramatic eh. Ang lakas makadramatic. Yun, isa pa to. Yung kulay red. Ang ganda ng ilaw nito, panigurado. Ang ganda ng ilaw na ginamit dito.
Ganda ng set. So meron siyang par elements, yung tutong alipato. Yan, tawag din alipato. Dito, alam ko gumawa sila o gumamit sila ng green screen. So napansin niyo yung background ng iba. Paano? Nakabuo kami ng bagong aeroplano. Ito naman tong scene na to, tong clip na to, original 'yan. Tingin ko lang ha, original tong background. Para siguro dalawang clip yung ginawa rito. Yung isa green screen, tapos yung isa original para pagpalit ng transition. Para pagpalit ng clip, malagyan ng transition para dun sa green screen. Ano, tsaka mga plano, gamit ang tulog na makabago para makasabay ang mga tao, garantisado para kahikilig sa radyo, manalo kahit walang hurado, malino na agad ang mataas ang grado, malakas ang tao pag naglabas ang bago. Sasasabihin ko, hindi ko Woo! Tingin ko yung lumabas dito nga po yun, ano yun eh. After Effects. Hirap din gumawa nun. Mag-iba talagang gusto ko lang ipaalam. Tapos, yung smoke. Tingin ko normal to eh. Meron silang smoke talaga, pero sa editing, nag-a-add sila ng smoke na green screen. Hindi mo malaman ang gawa ko malamang mahihirap ang kabilang ito ilang magkaba no? Kasi dito mataba ang mala sa tuwa. Oh, mayroon pa nga ano no, yung mga libro nahuhulog. Siguro tinutulak sa likod yun. O kaya may tali. Inihila. Hindi ko lang alam ah. Alam ko lang kaya malabo na di ka masarapan. Masanay ka na lang pero pag di ka parin nasiyahan. Sige lang, hindi na mahalaga yan. Ang ganda talaga ng pagkakasetup ng ilaw na to. Bukod dun sa maganda yung background, ito itong background ni Claudia, hindi siya green screen, normal to. Kasi makikita mo meron siyang anino eh. Tapos yung ilaw dito na tumatama sa kanya, ang lakas makadramatic. Kaso gumagano yung camera. Ang ganda na ano ng yung yun. Yung ano, yung simbolo ng XB, yung X na ganun. Ano yun eh? Ginawa yun sa After Effects. Tapos yung kable na nakapulubot dun sa kabaong, di ba, umiilaw, gawa din sa After Effects. Siguro ha. Tapos tong ano, tong mga ahas, mga tunay yan. Ito tingin ko itong background dito ha. Ano siya, green screen. Kasi pwede mo siyang palitan ng black tulad nito, itong black na to, tapos lalagyan mo siya ng smoke sa likod, then mag-a-add ka ng smoke pagdating sa editing. Ang ganda talaga ng pagkakasetup ng ilaw dito. Tignan mo yung background nila, yung kulay red. Ang ganda ng ilaw nito, promise. Siguro mahal din yung ginastos dito. Yeah.
ganda ng pagkakaset ito. Parang ano, parang The Purge. Yung pagdating ng alas 12, eh, makakampas ka nalang ng bat. Oops! Ito, tingin ko itong shot na to. Dalawang shot to. Yung isang shot, green screen, para pwede mo siyang balitan. Tapos, pangalawang shot is original. Ito nga yun, original. Yung nagre-reflect na parang anino niya, dun ilalagay yung pangalawang clip. Ganun siguro. Ewan ko lang. Ganda ng pagkakaigot. Hindi, siguro hindi sila nag-handheld na ano, gumamit ng gimbal to. Kasi yung smooth ng pagkakaigot eh. Pansin ko no, sa bawat karakter o bawat artist na kumakanta, meron silang sarili-sariling team. Yung tulad ni ano, ni Flo G, ang style niya kanina is classic, medyo classic na style. Tapos kay Boss One naman, ewan ko kung anong style yun eh, nasa cementerio ganyan, tapos may mga aas. Ito naman parang kulto naman sa kanya, kulto kasi merong ano eh, may naka-hood, tapos lumabas sa likod niya yung dalawang shadow, para siyang kulto. You know, etong ganda oh. Hindi ko lang alam kung anong tawag dito eh. Ganito yung gusto kong ma-achieve, yung ganitong ano, skills. Ang ganda ng ilaw nito. Yung ilaw kasi niya nasa likod, pero malayo ah, malayo sa camera. Tapos sinabayan ng smoke para magkaganto. Ang ganda, promise. Yun, nakalimutan ko na kung ang tawag dito eh. Pangis, ang ganda. Pansin ko dun sa ano ah, so ulitin natin. Ito. Ito. Yung sumilip yung ilaw, parang lalabas yung silhouette. Silhouette ba yung tawag dyan? Pagpapalit siya ng ano, ng clip. Mga, yung paglabas, pagsilip ng ilaw na ganun, panibagong clip, transition, parang ganun. Ginaan nila doon yung pagpalit ng clip sa paglabas, pagsilip ng ilaw. Yan ang pagbabata, ang pinapahanga, kaya pagdakain ang laking maluhong, nilabasan na itong mukhanga, lagi may pagkatada. Boom. Ganda. Ang ganda ng pagkakatugma ng kulay, ng color grading nila. Kulay red, tapos nilagyan niya ng elements. Ang tawag dito yung, basta yun yun. Ang ganda ng pagka-color grading dito, promise. Dito ganun din siguro, isang original na clip, tapos dalawang shot,
isang original at isang green screen. O yun ang pagkakaalam ko ha. Kasi kanina, pulitin natin ha. Nang isang gabi na may kailangan mong ipasok na buong taon. Pansinin mo yung background. Iba. Tapos biglang nag-transition. Bug-bug. Iba yung background. A little bit din eh. Yung parang scale in din, scale out na mabilis. Bug-bug. Pak-pak. Tapos iba na yung click. Yun. Yung kable na to, ano to, After Effects. Ang hirap din gumawa ng After Effects. Oh, lupit. Ayun yun, yung nagbago, parang nagbago agad yung ano, yung background. Isa yun sa mga transition. Ang ganda rin ng baran ni ano doon ha, ni Badger doon ha. Itong pinag-shootan nilang to, tingin ko isang ano lang to eh, isang place lang to. Malaking ano to, malaking warehouse. Hindi ko lang sure kung sa pinag-shootingan ng music video ni Ska Stockley dun sa Dance With You, hindi ko lang sure kung dito rin yon. Kasi ang ganda eh. Tapos pansin ko yung may mga ibon sa ano niya eh, yung ilipad. Hindi ko lang alam kung nilagay ba yun o andyan talaga yung mga ibon. Ayun o. Ayan, ito naman, itong isang kasama nila. Sorry, hindi ko alam ang pangalan nito eh. Scientist naman siya. So iba-iba sila ng style, no? Di na dapat kinapaliwanag. Nung dumilim sa rap simon, di ba isa kami sa nepaliwanag. Pagpasok pa lang, lahat ng windang. Di mapaliwanag ang mga pagbumuka. Pinagpapali namin mga maling akala nung humakot kami na tiba-tiba. Yeah. Wala pang pinitura pero laging meron galing. Silang mga galit para sa amin. Merong sulat parang naniligaw lang laging sakit na makausap. Dabang kami pakape-kape, hindi sila kausap. Ang gusto kong sabihin lang kahit nakatigaw ang bibig namin ay merong nagsinabi. Nauna ka sa pila eh ano ang pakipo kami naman binipilahan ng madami. Parang iiwan ay masasabi na malasok ni Joe Frazier. Yung Rainmaker. Kaya pang masabihin pero kami yung kahulugan ng salita ng hitmaker. Yeah. Di matatanggi, malabong mabuha. Damit isa katutak man na eraser. Please stay there. Huwag yung napiliting lumabas kami bilang mga hitmaker. You know, pangangas. Hanggang ngayon sa mga television na dito naman itong sa ginawa ni ano ni Boss One. Hindi ko alam kung krudo ba to o gasolina yung ginamit o baka wala lang, tubig lang siguro. Hindi ko sure ha. Tapos tong mga style ng kabaong, ano siya, classic na kabaong. So, sa ibang bansa na lang mayroong ganito pero dito sa Pilipinas wala na yung gantong style. Then yung pagkakagawa sa kanya ay siguro ano lang to, plywood lang siya, hindi siya kabaong talaga na ginagamit. Ano lang to, pasadya lang to. Kasi walang limitasyon hanggang ngayon kasama sa generasyon, hindi na mabubura yun. Kada taon yung kakasyon kahit nagbabakasyon, kada taon ang maraman ang umula sa amin na papanahon. Kada taon pag gano'n na yung hey ibig sabihin skastakli ni babaanat nun. Kahit hindi tumalon kada bagong taon, kada taon lamon, hindi na nagkataon. Dapat ramdam nyo na hanggang ngayon hindi nyo ma yan. Hindi ko alam kung green screen ba to, sigurong gano'n ulit
two clips na naman siya, green screen tapos original. Boo! Yung ito, hindi ko alam kung sa edit na to yung mata ni Scastockley. Hindi ko alam kung sa edit na siya ginawa o nakasuot talaga sa kanya yung contact lens. Tingin ko contact lens to. Itong mabura. Kung sakaling totoo itong ginawa, napakaangas promise. Napakaangas promise. Ganda. Ang lakas maka ano yan, lakas maka siga eh. Parang sa mga movie. Parang sa mga movie yung ginagisa ng granada. Tapos sumabog ng, parang wala lang. Wala ka lang pakala. Parang ganun eh. Ang lakas, ang ganda. Kami lumabas, paano kung yung mga kanta namin ay di malakas? Paano nalabala kung di kami magaling? Ay di sana din yung kami tiningalain. Di namin kasalanan kung ba't di na kayo magbenta. Nung panahon anihan na sa kakay tumenda. Kahit yung mga kanta nyo wala na sa pareta. Aminin masakit na wala na kanyang kwenta. Hindi nyo kayang tanggalin yung kapitera nyo sa amin. Kaya di kami malakos. Matagal na po kayang tapos. Sabi mga boss, panahon ko na XB at ni Daso. Gusto sa mga lokal na nasa mataas. Na hindi tayo titigil hanggang mas tumakas pa. Pero dun sa mga pinto na wala yung natigilan ng rap, hot up na. Ang galing. Yung bara ni Scastockley. Ito yung ano, 'di ba, yung top na. Yung nag-viral dati na minash ng maraming rapper. Hindi ko alam kung totoo ba na sinunog to o ano lang siya, part ng editing lang yung pagkakasurog. Kasi kung gasoline na to, hindi ganun kabagal yung pagkakaliyab. Pero kung krudo naman, matagal naman bago lumiyab. Pero tingin ko parang totoo eh, kasi yung usok, itim. Tapos lahat sila seryoso, si Badger lang nakangiti. And hanggang dito na lang po mga kaibigan yung reaction natin kasi tapos na yung music video. So disclaimer lamang po mga kaibigan, hindi po ako pro, hindi rin po ako magaling. Nag-aaral pa lang po ako ng ganitong industriya. Sa pagre-react kong ito, hindi ko alam kung tama yung mga sinabi kong shoot, kung paano yung shot, kung paano yung mga shot na ganun. Hindi ko po alam kung tama. Yun lang po yung base sa pagkakaalam ko. Tapos doon naman po sa camera na ginamit, alam ko ano to, red camera, naka 4K resolution siya, tapos 60 fps. Then hanggang dito na lang po yung reaction video natin. At kung gusto niyong panoorin yung pinakang buong music video na to ng X Battalion, pag may lumabas po rito, click nyo po yan. Then, makapanood nyo po yung buong music video na to. At yun lamang po mga kaibigan. So, ganun lang ka boring. Ganun lang kabilis mag-react. Peace.